Hello guys, pasensya na, wala tayong upload ng ilang araw, and surprise, I'm still pregnant. Ilang araw na hindi nag-vlog, pregnant pa rin. Alam ko, iniisip ng iba dyan ng anak na ako, and kaya wala akong vlog kasi ng anak na ako, pero alam nyo ba, sadya na hindi ako gumawa ng vlog dahil gusto ko i-prepare yung sarili ko emotionally, and yung bahay, and lahat para kay baby, i-prepare lahat sa panganganak ko. Tapos, busy sa paggawa ng ice candy din. Sobrang busy ko, araw-araw, halos every other day gumawa ako ng ice candy. And then, yung mga bata, nagmo-module every hapon. Kada hapon talaga, magmo-module kami. So, sabi ko, hindi na muna ako mag-vlog para at least matapos-tapos ko yung mga gawain ko before akong manganak. So, ito na nga, inabot na ako ng 40 weeks na hindi pa rin lumalabas si baby. So, ngayon, bukas, 41 weeks na siya. Hindi pa rin siya lumalabas. So, kinakabahan na ako. Sabi ko, ano bang nangyayari? Bakit ganito? Kasi yung dalawang bata, wala akong problema sa mga yan. As in, due date ko is dumating. Tapos, lumabas sila. Pero this time, na kung kailan, totoo nga siguro yung sinasabi ng iba na pag medyo matagal yung pagitan nung bunso mo, tapos sinundan mo yung bunso mo, nabuntis ka, medyo matagal is parang nanganganay ka. So, ngayon ganun yung nangyayari sa akin. Para akong nanganganay ulit. Hindi ko alam kung bakit hindi pa rin siya lumalabas, guys. As in, wala akong pain nararamdaman nung mga nakaraang araw. And walang sign, walang dugo, walang tubig na lumalabas. So, sabi ko, ano bang nangyayari? Bakit ayaw ni babying lumabas? So, kanina, nagpa-check up kami dahil nga bukas 41 weeks na ako bukas, so delikado na, baka matay na si baby sa loob, so malalason kaming dalawa. So nagpa-check up na ako, and then sabi ng doktor, ayun nga, bukas i-admit na nila ako kasi hindi pwede na lumagpas pa ako ng sumunod na mga araw na 41 weeks. So sa emergency room na ako bukas de diretso. And today nag-IE sila, so 2 cm naman na daw. Pero wala pa rin akong kaninang pain na nararamdaman. This time lang na inuurasan ko. Every 30 minutes, sumasakit talaga siya pati balakan ko. And then, may pinainom sila sa akin na gamot na pang pa-open ng cervix. Para, ang tawag dito, para bumuka na siya. Para pampalambot ng cervix, ganun. So ngayon, 2 cm na ako and nag-aantabay pa rin kami. Kung ngayong araw na ba or bukas. Kasi sabi ng doktor, bukas daw kami pumunta. Pero kung ngayong gabi, is sumakit na siya ng dire-diretso, saka kami pupunta ng ospital. And naglaba na ako ng mga kailangan kong dalhin. Kasi puro labahin na yung aking bra. Puro labahin na naman yung aking bra. So katapos ko lang maglaba, nagsampay ako. And then, anong tawag dito? Magpapahinga sana ako kanina. It's 2:30 ng hapon na. 2:30 ng hapon. Ngayon, gusto ko sana mahiga kasi iniisip ko, kailangan kong matagtag. Kailangan kong magtagtag para ano, bumuka na talaga ng tuluyan yung ating cervix. And inuurasan ko nga yung pain na nararamdaman ko kung ito na ba yung pagli-labor. As in, sobrang kabado na ako talaga ng mga nakaraan kasi wala talaga akong nararamdaman na pain. Yung kada iihi ako, tinitingnan ko yung panty ko kung may dugo na para side na yun na nagle-labor ka na, pero wala talaga. So, and dito na-stress na ako dun sa mga tao na nakakakita sa akin dito na tinatanong ako, hindi pa rin yan lumalabas. Yung mga ganun. Na-stress na ako kaya sabi ko, hindi ako magbablog na lang muna. Kasi pag nag-vlog ako, isa pa kayo, magtatanong din kayo, hindi pa rin yan lumalabas, di ba? So sabi ko, pahinga muna ako sa vlog. And dito, hindi na ako masyadong lumalabas kasi ayoko na, nai-stress na ako pag tinatanong ako. Ano ba yan? Ang tagal naman yan lumabas, yung mga ganong tanong. So, ayan, lalo ako na-stress, si baby lalo rin. Pero si baby, sabi ng doktor kanina, okay naman siya guys. Yung heartbeat okay naman, lahat okay. And malikot pa siya kanina, pero this time, tahimik na siya. And sobrang antigas-tigas na lang palagi ng tiyan ko. So, baka nga tonight or tomorrow. Please pray for us. Kung nakikita niyo nasa likod ko na mga bayong, konti na lang. Yan na lang. Tapos mayroon pa sa loob mga 30 pieces. Pinapatinda na namin siya, guys. Kasi nga, hindi ko naman na kaya magtinda. Ayaw din naman ni Papa magtinda. At baka dumanganak ako anytime soon.
So, tinatinda na lang namin siya doon sa kaklasiko na nagsukat ng kurtina dito sa atin. Ayan. Di ba pinasukat natin doon ng kurtina nung nakaraan? Siya din yung nagtitinda ng bayong dahil nakita niya yung bayong dito nga. So, ayan. Tinday nila na itinda. Tsaka yung hipag ko si Ate Nene. And okay naman. Doon sa tinitindahan ko, doon sila pumwesto sa libmanan. So, marami-rami daw ang bumibili ngayon dahil nga bawal na dito sa amin ang plastic. Diba nasabi ko sa inyo ng mga nakaraan na bawal na dito ang plastic. So, marami daw bumibili. Yung nakakatuwa. Tapos, nagpadala na kami ulit kay nanay na pampagawa ng bayong para diretso lang. Kasi nga, marami nang bibili niya kasi bawal na yung plastic dun eh, diba? Ayan, sumasakit na naman yung tiyan ko. Pero yung pain niya, bearable pa, kaya ko pang tiis. Okay naman sa akin, inaantay ko nga yung sakit talaga eh, para ano. Kaso wala talagang pain yung mga nakaraan eh, ngayon lang, pakunti-kunti pa. Pero kaya ko pa, kaya kong tiis. Ayan, wala na. Saglit lang naman siya. Mga seconds lang, tapos wala na ulit. So ayun, tapos yung sahig natin pala, ginawa na namin kulay pinlorwakan. Hindi namin yan pinula ha. Pinlorwax lang ni Papa. And tapos na yan, hanggang dito yung pinakinis niya na ng purong semento, tapos pinlorwax niya. Limang floorwax na naubos dyan, hanggang dyan lang sa may sala. Dito sa dining, wala pa. Yan, dun na sila mga nahiga o, at mainit. Dito na sila sa sala. Malamig nga eh, sabi ko lagi ng karton eh, ayaw naman ni Jillian. So ayun guys, antabayan na natin ang mga susunod na kabanata. Pagising na. Siguro sa mga nakakita sa kanya sa ating Facebook page. Salamat natin sa mga prayers niyo guys. Ipinanganak siya nung
March 7 ng madaling araw, alas 2:10 a.m. Nag-labor ako ng 2 araw halos. Pero yung active labor ko nag-start ng 9 ng gabi nung March 6. Lagyan ako ng dextrose, tapos dire-diretso na yung labor ko talaga. Pinakit na ako sa labor room. And then 12:30, ayun na, every 3 minutes, every 4 minutes sumasakit yung chan ko ng 30 seconds. Sobrang sakit, as in ngayon ko lang naranasan yung ganito. Kasi sa dalawa ko, as pagdating namin ng ospital, nilabas ko agad yung dalawa eh. Pero ito siya, talagang dinanas ko lahat ng labor, ng sakit, ng pain. Simula 12:30 hanggang 2:10. Hindi pa nila ako pinapansin kasi 8 cm pa lang daw. Sabi ko, pumutok na yung panabigan ko. Pumutok kasi siya, ngayon ko lang naramdaman din yung pagputok ng panabigan. Kasi dun sa dalawa, pag sila na yung pumuputok, sila yung binubutasan nila yung panabigan, tapos sabay lalabas na yung bata. Pero ngayon, naunang pumutok yung panabigan, tapos saka pa lang ako umire, kaya sobrang sakit niya kasi naramdaman ko talaga. Hindi nila ako tinulungan, naramdaman ko yung paglabas ng ulo ng bata talaga. Ang dami kong kwento, pero pag-uwi na lang siguro sa bahay na. Pag-uwi na lang sa bahay ko, ipagpapatuloy kasi bawal dito. Baka may mag-run, may mag-check, baka may pumunta dito na na nurse or bantay. Bawal kasi mag-cellphone. Bawal mag-video pala. Tulog pa rin siya, bagong ligo kasi yan. Thank you.